May isang tao na biglang kumandidato pagka senador na may malasakit. Ito, tunay na public servant. Matagal na itong kinukumbinsi ng marami, masa. Noong 2022 na eleksyon, kandidato na sana, kailangan matras. Muna, ngayon, kumandidato na. Sino? Walang iba, kundi si Kuya Willie Revillame. Ako, nabigla rin ako eh. So, anong dahilan? Bakit siya biglaan? Last minute daw siya eh. Bago yung 5 o'clock PM deadline sa Comelec. Last minute? Ah, grabe. So, anong dahilan? Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Sinong kumumbinsi sa kanya? Meron ba? Okay, pakinggan natin itong interview sa kanya ng 1PH at malalaman nyo ang detalye. Bakit siya biglang nag-decide na tumakbong senador at marami nang kinabahan. Okay? Yung alyansa ng Bagong Pilipinas, umaasa sila na maraming mananalo. But itong pagpasok ni Willie Revillame, nako, sigurado minus 1 na naman inaasahan nilang mananalo dahil napakalakas ang hatak sa masa. Itong si Willie Revillame, may puso, may malasakit. Sabi niya nga niya eh, handa na akong makipag-away sa senador, kahit sino. Yan ang tunay. Ang inyong lahat, gusto ang Visayas sa Mindanao, at saan masulok ng mundo. Una sa lahat, ako po si Wilfredo Bindia Revillame, yan ang tunay kong pangalan. Pero kilala niyo naman ako sa pangalan Willie Revillame. At ako po ay 64 years old. Siguro hindi na ako kailangan mag-explain, hindi na ako kailangan magpakilala sa inyo. For 21 years, meron akong daily show, tanghali, hapon, gabi. So, kumbaga, naging parte na ako ng buhay ng mga Pilipino, lalo-lalo na po yung mga nanay, tatay, lolo, lola, yung household. Yun lang ako. At nandito ako ngayon. In fact, meron akong live show ngayon, nagpaalam mo na ako. Ang alam ko, naka-feed kami ngayon sa TV5, naka-feed ho kami ngayon sa show, at yung mga nanonood ngayon doon, nagpaalam mo na ako. Sigurado na sisigawan ngayon doon yon at wala ako, walang kantahan, walang sayawan, walang pepperay muna, walang putukan at walang wheel of fortune. Pero may mas malaking hangarin at may mas malaking plano para sa bawat Pilipino. Okay, at 2 minutes, siguro mas maganda mga tanong na lang para masagot ko na kagad yung mga tanong. Okay, sige po. Unang tanong, kanina magali. Tagalog okay. Na lang para mas maintindihan ang ating mga kababayan. Rhea Fernandez from TV5. Mm-hmm. Pahiram po ng mikropono. Go, Rhea. Hi, sir. Good afternoon. Rhea Fernandez, TV5. Hi, over here, sir. Oh, Willie na lang. Lang, sir. Sir Willie, you mentioned you have a show sa amin, TV5, Will to Win, no? So the next question is, what happens to your show if you are vying for a Senate seat? Ano mangyari po dun sa Will to Win? So pagkakaalam ko, sa rules ng Comelec, until February 10, pwede pa ako mag-live show. So I still have 5 months na makakapag-live ng 5 to 6:30 sa TV5, sa Facebook na meron kaming followers na 17,300,000 at 8,000,000 sa YouTube. So pwede pa ako magtrabaho, pero pagdating ng February 11, mag-stop na and that will start the campaign. So you know, and then pag nanalo, pag palarin at pag pinagalob ng Diyos na ako ay makapaglingkod ng tapat at walang halong pag-iisip ng masama sa aking mga kasama, ebe ako pa'y babalik like the Senator Tito Soto na may Ibulaga pa din. Yun lang. Sir, one additional question po. Ano pong nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagka-senador? Because going back to your previous statements, hindi nyo po nakikitang tatakbo kayo sa sabak sa politika eh. Yung nakikita ko, away. Awayan ang awayan. Mga edukado, ang tingin nila sa mga artista, masyadong mababa. Kami may magagandang kapuso para sa ating mga kababayan. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos. Pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat namumuno sa anumang local government, mabuting puso ang meron ka. Ang dapat mong inisip lagi mga kababayan mo. Marami ng batas na ginawa. Marami ng mga presidenteng dumaan, marami ng senador na dumaan. Pero yung buhay natin mga kababayan mahirap, nababago ba? I think, yun ang pinaka-importante. Robert, ang malaking problema natin. Yung mga batang nangangarap na mag-aral, pag wala ng pera, hindi na natutupad ang pangarap. Yung mga nanay at lola at lola natin na may mga sakit. Alam mo, for 21 years na ako'y nasa daily show, laging ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat. Yung bili ng gamot, Willie. Yung asawa ko may sakit. Willie, pero pang matrikula ng anak. Puro lahat ng iyan ang nadidinig ko for 21 years. Tama ating mga kababayan. For 21 years, yung mga magbumbulong sa akin ng ganyan, hindi naman ho na bago ang buhay eh. Sa mga marami na nagsilbi sa ating bayan, wala akong sinasabing, ibig ko lang sabihin, dapat hindi lang batas ng
tungkol sa batas ng mga kung saan-saan batas. Batas ng mga mahihirap ang kailangan natin. Paano magbibigyan ng magandang buhay ang ating mga kababayang mahihirap? Na walang pambili ng libro, walang sapatos, walang pangmatrikula. Yan, yung mga lola at lola na nanay natin na walang pambiling gamot. Yan, lagi yan ang reklamo nating kababayan. Tapos sa Senado, may batas para sa ating mga kababayan. Saka ako, parang nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway, ego, pagalingan, eh hindi naman ho ganun ang pagsilbi sa bayan. Dapat busilak ang puso mo sa iyong mga kababayan. Lalo-lalo na mahirap. Kung makikipag-away ako sa Senado, makikipag-away ako para sa mahirap. Okay, thank you. Okay, Mr. Gerard Nabar from Malaya. Sir, good afternoon, sir. Sir, two questions lang, sir. Sir, you've been on top of the surveys or if not, pasok po sa winner circle. Ano po yung assessment po natin sa chances po natin, especially you're running as an independent? Well, hindi ako pwede mag-decision yan. I cannot assess dahil yung publiko yan ay mga tao. Mararamdaman mo nun. Saka I also have my decision. Kung talagang hindi ako pumapasok sa top 12 o ano, and I will withdraw. Simple lang naman. Ibig sabihin, baka hindi ako gusto ng tao for this privilege na maging senador. I can just come back in my show. Pwede naman ganun eh. Ang hangarang ka naman dito eh. Yun nga, makatulong talaga. Saka makagawa ng kabutihan. Makagawa ng batas. Makagawa ng batas sa ating mga kababayan. Kung nadidinig yun lang araw-araw ang bulong sa akin ng bawat mahihirap, dudugo ang puso mo. Wala kang pambili ng ano eh, pagkain eh. Wala nga tapos makikita mo sa Senado, sa Congress, puro awayan ng awayan. Yung bang nakikita mo na, alam mo, napansin ko, pumunta ka sa mga probinsya, naman nila pinapansin yung mga yan eh. Ang iniisip na nila, kakainin ng kanilang pamilya. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, kung paano mabubuhay ang pamilya. Hindi naman nila papansin lahat yan. Sa aking pagkakalam, sa research, 94.7% ay mahirap sa ating bansa. Sir, you mentioned you want to file bills. Ano po in particular yung mga naisip po natin on top of your mind ngayon na mga bills for the poor po? Well, unang-una, yung gustong-gusto ko yung kay Senator Angara. Every year, tumataas ang mga gastusin natin sa lahat ng bagay, lalo-lalo sa gamot. Ako, ang pwede kong ipapalarin, pagkakaluban ng Diyos na manalo ako, maupo ko sa Senado. Ang una kong i-adjust ko yung 30% sa mga seniors PWDs. Mahirap, maging mahirap, napakahirap. Parang kung bibili ng gamot, paano tumatagal ang buhay ng mahirap? Walang pambiling gamot. I think yan ang pangalang isang bill. And then, sa mga bata, dalawang bagay lang eh. Ang kinabukasan natin eh, kabataan eh. Dapat yung mga eskwela, wala nang bayad. Libre libro. Diba? Yun ang mga sa local government, sa nakikita ko, sa batas na ginagawa nila. Kung talaga magsisilbisyo tayo sa bansa, sa bayan, unahin natin yung mamamayan, hindi ang bayan. Kasi yan nagpapatakbo ng bayan, yung ating mga mamamayan. Dapat malusog yan. Dapat maayos ang pag-iisip. Dapat healthy. Dapat magandang pinagkakabukasan. Dapat nakakapag-aral. Dapat marunong sa buhay. Para hindi lagi dumidepende sa gobyerno. One last quick question. 1 minute and 45. Asan yung microphone? Sharian. Sir, magandang hapon. Ako, Sharian Torres, ABS-CBN. Sir, ano yung mga personal na paghahanda po ninyo na ginagawa ngayon? Kasi andun nga yung malaking possibility na isa sa mga araw na to, palaring kayo na maging senador. At syempre, alam naman po natin na maliban sa busilak na puso, mapupunta talaga kayo at mapupunta sa matindihang debate, lalo na kung ipaglalaban nyo yung mga panukalang batas po ninyo. So, paano po kayo naghahanda sa mga ganito? Well, hindi ako makikipag-debate. Hindi ako makikipag-away. Makikiusap ako at hindi ako kakarap sa TV na nakikipag-away sa kanila. Pakiusapan namin to, ano bang dapat natin gawin para matulungan natin itong mga to? Ano bang batas na pwedeng gawin para naman guminhawa ang buhay natin mga kababayang mahirap? So I think yun ang pinaka-importante. Hindi mo kailangan ipakita sa TV na magbabangayan kami, pagalingan ng English, pagalingan ng ano, sinasabi. No, I don't think that's the right thing to do na maging ano ka, public servant. Lahat, mapag-uusapan eh. Lahat, pwede mong pakiusapan. My colleagues, pwede ba natin gawin to? May mga lugar tayo naghihirap. Napapansin ko sa bagyo, tuwing may bagyo, laging may problema, tanggal ang bubong. Yung pupuntahan nila na dapat doon sila ma-accommodate, hindi rin sila, binabaha din yun. Anong dapat na paraan? Isa yan sa mga nakikita ko. Kasi during that time na maraming may bagyo, pinupuntahan ko din yan na hindi naman ako public servant. Dahil gusto ko lang makatulong sa ating mga kababayan. Thank you.